Now to direct my questioning to Ms. Cassandra Ong. Cassandra, kamusta ka na? Okay lang po. Kamusta naman ang lagay mo doon sa detention center? Pinapakain ka naman. Opo. Tatlong beses, isang araw. Opo. Nanangali ka na. Yes po. Ngayon, anong tawag siya ng mga kaibigan mo? Anong palayaw mo, nickname mo? Kasi po. Kasi, okay. Kasi, ang abogado mo po dito na kasama palagi si Attorney Topacio, hindi po ba? Yes po, pero today po si Attorney. Okay. Ang tanong ko lang, paano mo nakilala itong si Attorney Topacio? Hindi ko po siya totally kakilala. Nakita ko lang po siya sa tag dito, sa social. Sa social media? Yes po. So Mr. Chair, paano mo na-contact si Attorney Topacio? Kasi pagdating mo dito, naalala mo, tinurn over ka muna sa NBI, hindi ba? May proseso kayo, tapos dinala ka na dito kaagad sa Congress. Pagka umaga, or the next day, I think we had a hearing, nandun na kaagad si Topacio. So, kailan mo na-contact si Attorney Topacio? Na-contact ko po si Attorney. Nakuha ko yung email nila, yung Topacio Law Firm sa Google po. Sa Google? Yes po. Tapos in-email ko po sila. Sinert si Attorney Topacio sa Google nung nasa NBI ka o nandito ka na sa detention center? Nung panahon na in-email ko siya is around like last month? June po. Last month? Kinontrata mo na si Attorney Topacio last month, hindi ka pa nahuhuli dun sa... Hindi po kinontrata. Nag-email lang po. Nag-email ka wala lang? Wala pong tag dito. Walang engagement. So, ibig mo sabihin na gratis amortis itong libre, itong pag-aabogado ni Attorney Topacio sa'yo? Hindi po siya libre. Nag-down payment po ako nung time na nasa NBI po ako. So nung panahon nung nasa NBI ka, sigurado ka kasi na ikaw ang nagbigay ng pera o baka naman may nag-contact kay Attorney Topacio, binigay sa'yo na abogado si Attorney Topacio at sila ang nag-down payment? Hindi po. Sigurado po ako. Ako po yung nag-contact sa kanya. Ako din po nagbayad sa kanya. Mr. Chair, kasi bakit mo naman naisipan na si Attorney Topacio ang kukunin mong abogado? Nakita ko siya sa internet. Magaling. Tapos matapang po. Sigurado ka walang nag-recommender sa'yo kay Attorney Topacio na ayun ang kukunin mo? Sigurado po. Okay. Dito tayo kasi. Sabi mo, ikaw ay pinanganak sa San Juan, hindi po ba? Yes po. Doon ka lumaki. Sa San Juan. Sa Binondo po. Hindi. Ang San Juan, magkaiba sa Binondo. Pinanganak po ako sa San Juan. Pero doon ka na lumaki sa Binondo. Tama po. Saan ka nag-aral? Hindi po ako nakapag-aral. Hindi ka nakapag-aral? Nag-aral po, pero hindi po nakapagtapos. Hanggang high school, nakatapos ka ba ng high school? Pagkain hindi ko na po muna sagutin. Anyway, hindi ka rin nakadating ng college. Okay, wag mo na sagutin yun. Tinatanong ko lang yun dahil ako ay namamangha dito sa mga reports na ikaw ay magaling pala sa negosyo. So, if somebody is really good in business, she must have a very good educational background, hindi po ba?
Kasi may mga lumabas na mga artikulo na ikaw ay magaling sa negosyo. In fact, meron kang milk tea shop sa San Juan. And, ano? Hindi po. Ah, hindi walang katotohanan to. Sa Angeles, Pampanga, meron kang binuksan na isang aesthetic center. Apo? Kailan mo ito binuksan? Hindi ko pumatandaan yung okay, exactly. Anyway, ito ay wala kang kasosyo, sa iyo lang to. Itong aesthetic center sa Pampanga, Angeles, wala kang kasosyo, may kasosyo ka rito. Pwede mo hindi ko po siya sagutin. Kasi hindi naman po siya related. No, walang problema yon. Meron maraming pa salamat pa, po. Ibang negosyo. Sabi nga sa artikulo, eh, ikaw bata ka pa lang, nagninegosyo ka na, marami kang negosyo, and then meron ka ring isang cafe restaurant sa resort doon, hindi po ba? Meron po. Ayun ba ay nag-ooperate pa hanggang ngayon? Yes po. Okay, dito tayo sa pagpasok mo ng Lucky South 99. Kailan ka ba nag-apply doon sa Lucky South 99? Nag-apply po regarding saan po? Nagtrabaho ka sa Lucky South 99, hindi ba? Sa papers po. Okay, paano ka napasok doon? Pwede mong ikwento dito sa komitiba, paano ka napasok sa Lucky South 99? I mean, mananrabaho ka, hindi ba? Eh, hindi naman basta-basta ang ikaw ba'y kinuha ng Lucky South 99 o nag-apply ka doon? Nung una po, sa amin po yung Lucky South 99 nung una po. Sa inyo? Opo, sa akin. Sana. Ah, sa iyo yung sa Lucky South 99? Nung una po. Nung una po, yes po. But according to Stephanie, eh, nauna po si Stephanie magtrabaho doon sa Lucky South 99 and then nagpa-interview ka doon sa Lucky South 99 at nag-apply ka. May ino po kung kailan po ako nag-apply at sino po nag-interview sa akin? Oo. Opo. Sino ba nag-interview sa iyo? Hindi, pwede kong malaman kung sino po yung tinutukoy na nag-interview sa akin nung panonood. Hindi mo na rin sasagutin. O dito po tayo sa big boss mo. Hindi mo naman ma-explicar dito, hindi mo na ipapaliwanag dito paano ka napasok sa Lucky South 99. Pero as per record, nauna sa iyo si Stephanie, sumunod ka, and then eventually, ito ang nangyari po ay nung nakapasok ka na ng Lucky South 99, naging personal translator ka ng big boss ninyo na si Duan Renew, hindi po ba? Ninong ko po siya. Ninong? Opo. Paano mo nakilala si Duan Renew? Woo. Best friend po siya ng mami ko. Ah, best friend ng mami yes. Mo. Kailan po sila nagka-best friend ng mami mo? Paano po sila nagkakilala ng best na Duan Renew at ng mami mo? Pa? Paano sila nagkakilala? Sabi mo, kanina, Mr. Chair, kasi, kaya ka napasok dun sa Lucky South dahil best friend ng mama mo, si Duan Renew. Duan Renew, for the information of everyone, is the big boss of Lucky South 99. Paano naging best friend yung mama mo at saka ano? Gano'n sila katagal magkakilala? Sa China pa lang po, magkakilala na sila kasi sa China po pinanganak ang mom ko. She's a Chinese po. Ah, okay. Yes. So doon nagkakilala ang mama mo sa China. Opo. To Duan Renew. Yes. Then yung eventually, isang po sila. So ibig mong sabihin, dahil ninong mo siya, ang mama mo ang nagpapasok sa'yo doon kay Duan Renew? No po. Kinontak po ako ng ninong ko kung pwedeng po akong tumulong sa kanya kasi hindi po siya marunong mag-Tagalog and mag-English po. Okay, correct. So yun na nga ang unang tanong ko. Balik tayo sa unang tanong na hindi mo siguro na dinig.
ikaw ay naging personal translator ni Duan Renew. Wu pala. Hindi po ba? Pwede din po. Ha? Pwede din po. Ay, hindi pwedeng sagot mo pwede din po. You became the translator, personal translator of the big boss of Lucky South 1919, Mr. Duan Renew. Yes or no? Yes. Oh, hindi naman mahirap sagutin yung Duan. Wala namang masama doon sasagutin that you became a personal translator. Sa pagiging personal translator mo, Mr. Chair Kasi, naging palagi kang kasama ni Mr. Duan Renew. Hindi po ba? Yes po, nung una. So, naging constant companion ka ni Duan Renew. Hindi po ba? If needed lang naman. Not always. Well, according to the testimony of some of the resource person, during the last hearing, wala ka pa, sinabi nila, naging personal translator ka, and because of your job, palagi kang kasama, constant companion. Again po, pagkailangan lang po, tsaka ako kong sumasama. And in fact, itong sunod ko na tanong, dahil palagi kang kasama, personal translator, kaya hindi marunong magsalita ng Tagalog yung si Duan Renew sa dami ng transaksyon, totoo po ba ikaw ay tumira doon sa bahay o kung saan nakatira si Duan Renew? Yes po. Saan po yun? Saan po yung tinirahan yung bahay na kasama niyo si Duan Renew? Sa, nung una po, sa kung saan po yung office. Tapos po, normally... Saan po ba yung office na yun? I think around sa Friendship Highway lang, pero hindi ko sure yung address. Sa Pampanga pa rin? Yes po. Okay, so ilang taon po kayong nakatira doon ni Duan Renew? Wo pala. I think since then, since pumunta na ako doon, doon na po ako nakatira. But sometimes umuwi din naman po ako sa Binondo. So 2019 ka, nagsimula magtrabaho kay Duan Renew, hindi po ba? But, yes po. Okay, so 2019, magkasama na kayo, doon ka tumira. Sino po ba ang kasama ninyo sa tirahan ni Duan Renew? Kami lang. Kayo lang? Dalawa? Sa bahay po. Meron po kaming staff po. Okay. So, totoo po talaga na dahil ka nakatira ka na doon, totoo po talaga pala yung testimonya ng yung dating resource person po dito na palagi kayong magkasama. Yung isang bahay po, pero hindi po lagi magkasama. Eh, hindi na, paano naman yun? Eh, magkasama kayo sa isang bahay, tapos sabi mo, hindi kayo palaging kasama, eh, pagising mo, nandun na yung Duan Renew. Yes po. Tapos pag natulog kayo, nandun na rin yung Duan Renew. So, halos araw-araw-araw. Kasi sabi mo, as per your statement, doon ka nakatira. So, araw-araw kayo nagkikita ni Duan Renew, hindi po ba? Hindi araw-araw nagkikita. Isang bahay po kami. Pero may sariling lakad po siya. May sariling lakad din po ako. So sometimes, hindi po kami nakikita sa isang bahay. Kahit magkasama po kami sa isang bahay. May tanong po ako, Mr. Chair. Sana ay huwag po kayong magagalit, ano? Yes po. Sana huwag mong masamain ito, no? Yes po. Pero hindi natin maalis sa pag-iisip ng mga tao. Mm. You're living in one roof. Mm-hmm. You are a woman, mm-hmm. Duan Renew sa man. Mm-hmm. Ang tanong ko po, wala ba kayong relasyon ni Mr. Duan Renew? Wala po. Kasi alam mo, na yung mga kasama mo sa trabaho dito, na nakausap namin, nauna po si Stephanie sa inyo, Mascariñas, magtrabaho, hindi po ba? Pero pagdating ninyo, you became very close to Duan Renew. And eventually, si Stephanie Mascariñas ay medyo naalis, hindi po ba? Pagpasok nyo, after a few months, nawala na si Stephanie. Hindi po totoo yan. Alam na po sa sarili niya yan. Well, anyway, that's a word of yours against hers, no? But anyway, yun ang tinestify niya dito.
Ngayon, pagkawala ni Stephanie, Mascarenhas, you started to become powerful dun sa Lucky South 99. Naging confidante ka ni Mr. Duan Renew to the point na ginawa kang incorporator, to the point na ginawa kang yung mga cheque nilagay na sa mga pangalan mo, to the point na ikaw na po ang nagdidesisyon ng mga lahat ng galaw, lahat ng mga gawain doon sa Lucky South 99, hindi po ba? Correction lang po. Nag-invest din po ako doon. Naglabas po ako ng money for that po. Pagkano naman po ang in-invest ninyo doon? Pwedeng hindi ko po sabihin. Medyo, it's private po eh. Eh pagpalagay po natin na ballpark figure lang, nasa 1 million, nasa 100 million, pwedeng hindi ko po sabihin. So ilang porsyento po kayo doon? Saan po? Which company po? Yung Lucky South 99. Yung Lucky South 99, noona, maliit lang po. Pero po, again, hindi po ako naki-incorporator po ng Lucky South. So anyway, dun sa investment mo. Yes po. Paano ho ang, kasi investment yan. Yes. A person invests in a business, ang objective ay para kumita. So I'm sure na almost 5 to 6 years doon ka sa Lucky South 99, sabi mo nag-invest ka. So gaano ang dividendo ninyo or yung income mo nung doon sa investment mo, ilang beses ka binibigyan sa isang taon? Pwede hindi ko muna i-disclose po yan. Well, but we have to assume. We have to assume that you were earning a substantial amount because yung operations ng Lucky South 99 ay napakalaki, no? In fact, the assets, everything ay malaki po. Dito po tayo sa ano? Meron ni raid sa Porac, Pampanga na yung mansion complex. Alam niyo 'yon, 'di ba? Yes, yung merong mga villas, yung may lake, tapos may villa sa gitna. Yes po. As per record po, lumalabas yata na sa inyo po yun. Opo. Lahat ng investment namin, lahat ng kinita po namin na sa Pilipinas po. Hindi, tinatanong ko lang. Sige, wala na. Tinatanong ko lang sa iyo yun. Gano'ng kalaki po yun? Opo. I think 3 hectares po. 3 hectares. 2 to 3 hectares. Sa tingin mo, magkano na ang halaga nun? Hindi ko po sigurado. Sa tingin ko po at saka sa assessment ng ibang ahensya po, ay nakakahalaga po ng 2.5 billion pesos po yun. 2.5 billion pesos. Napakalaking halaga for a 24-year-old. So, yun po ang isang mga katanungan po dito sa komitiba na lumalabas. You have ika ngang kumita ka talaga na malaki doon sa operations ng Lucky South 99. Again, to have that investment of 2.5 billion pesos, eh malaki ho ang kinita nyo sa Lucky South 99. And it just shows, Mr. Chair, that Kasi is heavily involved in the operations of Lucky South 99. The fact that her name appears in the several documents, the fact that she has amassed several billions of pesos of properties just shows that she is really part owner of Lucky South 99. Hindi po ba? Wala po akong kinalaman sa operational ng Lucky South 99. Again, nagpapaupa lamang po kami at wala na po. Maliban sa paupa, wala po akong kinalaman sa Lucky South 99 or any POGO or operational ng POGO po. Okay, doon po tayo kasi, Mr. Chair. Nagpapaupa lang kayo sa Lucky South 99. Opo. Magkano bang upa ng Lucky South 99? 500 per square meter. Ilang square meters yun? 3 hectares. Sa bahay po yun. Yung bahay is 3 hectares. Around 2 to 3 hectares po.
ano ba, klaruhin natin, ano bang pinaparentalan mo? Yung sa Porac Pampanga o yung sa Porac Mansion Pampanga Complex? Po. Yung sa Mansion Complex? Hindi po. Iba po yung mansion, iba po yung office po. Okay, yung sa office, ilang hectares yun? Ilang square meters? Yung sa office, I think, nasa 7 hectares. 7 hectares? Pwede ko po i-double check. That's the land area. Kung 7 hectares, 7... Pero yung mismong, ano po, i-check ko po para sigurado. Ano yung 500 per square meter? Every month ba yun o yearly? Per month. Per month. Aba, sa 7 hectares, 70,000 square meters times 500, that's 35 million. I-double check ko po kung gaano kalaki po yung building mismo. Hindi, yun ang sinabi mo. So you're Apo, yung lot, yung lot po is 7 hectares po. Kayo po ba may-ari noon nung 7 hectares na yon? Hindi po. Sa Cruz family po. E paano ikaw, bakit ikaw ang nagpaparenta noon? Sa Cruz family pala yun? Meron po kaming kontrata na may nangyari lang po. Pero as of now, hindi pa po siya sa amin. So ano yung kontrata ni Sasa nakasaad doon sa kontrata ninyo? Contract to sell po. Kaso nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung hinahawakan contract ni... Contract to sell? Yes po. Ayun po yung hinahawakan ni... So, ilang taon ka nagpaparenta niyang lupa na yun na 7 hectares? Ilang taon? Bali, nag-start po siya sa maliit na... Bali, may phase 1, phase 2, phase 3 po siya. After kumita ng phase 1 po, tsaka lang binild yung phase 2. Tapos after kumita ng phase 2, tsaka lang nag-build yung phase 3 po. Okay. Opo. Yung lupa... Lahat po yan machi-check po. Yung lupa kay Cruz family, pero yung kontrata ng lease, yung lease contract sa'yo, it's between you and Lucky South 99. Ganun yes. Po ba? Mm. Ngayon, binabayaran ka ng Lucky South 99 ng rental. Binibigyan mo ba yung Cruz family? Nag-i-installment po kami. Ang usapan po namin with their father, si Roberto Cruz, installment po ang lupa. Pero hanggang ngayon, di pa nyo nababayaran? Nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung kasong hinahawakan ni Attorney Harry Roque po. Alam mo, kasi opo. Sa tingin ko lang, at saka sa isipan ng mga tao dito, hindi po kami naniniwala na hindi ka involved dun sa Lucky South 99. Kasi kung nagpaparenta lang po kayo ng lupa, hindi ka kikita ng bilyon dun. Tatanda ka na lang tatanda, hindi ka kikita ng bilyon. But the fact that you're able to buy, to purchase a land worth 2.5 billion pesos, hindi lang rental po ang kinikita ninyo doon. You are part owner and probably meron ka talagang dividendo doon. Yung lupa pa ba sa mansion na complex, nasa pangalan mo? Nasa pangalan po ng corporation po. Na pag-aari mo? Opo. Mr. Chair, I have no further questions but upon interpellation, I sincerely believe that Kasiong is withholding information regarding the operations of Lucky South 99 and I certainly believe that Ms. Cassandra Ong is heavily involved or a partner of Lucky South 99. Thank you, Mr. Chair.